Hindi raw malayong ipagkaloob ang 50 centavos provisional fare increase na hinihiling ng mga grupong Akto at Pasang Mazda ayon sa LTFRB. Paalala lang nila, dapat balansehin ang interes ng mga tsuper sa interes ng mga commuter. Humingi ng 50 centavos provisional increase ang grupo habang dinidinig pa ang kanilang petisyon sa LTFRB para sa 2 pisong dagdag pasahe. Handa naman daw ang grupo na iatras ang petisyon sakaling bumalik sa 43 pesos ang ngayon aabot sa 45 pesos na presyo ng diesel. 10 lady police officers ang pinarangalan bilang outstanding police women of the Philippines. Kabilang sa kanila ang dating AD camp ni dating Pangulong Gloria Arroyo at nakatalaga na sa MPD na si Chief Inspector Claire Cudal. Isa si Cudal sa mga nanghuli ng mga kilabot na kriminal sa Quiapo at Tondo. Si Senior Inspector Charity Sulapas Galvez naman na dating nakatalaga sa Agusan del Sur nanguna noon sa pagkikipagbakbakan sa mga lumusob na NPA. Sila ang mga patunay na hindi sukatan ang kasarian kundi ang kakayahan sa pagkatagumpay. Kasabay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day, nagtipon sa Plaza Miranda sa Maynila ang mga pamilya ng mga desaparecidos o mga nawala noon pang panahon ng martial law hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Panawagan nila, tutukan ng gobyerno ang paghahanap sa kanilang mga kamag-anak. Imbes daw na ituring silang kaaway, sana raw ay tulungan silang hanapin ang nawawalang kaanak at resolbahin ang kahirapan at injustice sa bansa. Kabilang sa dumalo sa pagtitipon ang mga grupong karapatan, SELDA at iba pang human rights group. Trisha Zafra, GMA News.